ang pinagkaiba ng rapture sa second coming of Jesus Christ. Ano nga ba ang kaibahan ng rapture at ng second coming of Jesus Christ? Sa ating panahon ay marami pong naniniwala na ang rapture ay pareho lang sa second coming. Para sa ating kaalaman, ang salitang rapture ay walang mababasa sa Biblia. Ayon sa unang Thessalonica chapter 4 verse 16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakat ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapa upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Sino ba ang aagawin dito, mga kababayan? Lahat ba ng klase ng reliyon ang mararapture? Sino ba ang tinutukoy niya na bride? Bago natin sagutin ang mga ito, ay ipapaalam ko sa ating lahat na ang rapture na tinatawag ay ang mystical coming of Jesus Christ, at ang kanyang mga paa ay hindi lalapag sa lupa. Para mas maliwanag po, sino-sino ang mga kaluluwang mas mapapalad na makakasama sa rapture? Ito ba'y nagmula kay Adam hanggang kay Kristo ang mga kaluluwang ito? Ang sagot, hindi po. Dahil mula kay Adam hanggang sa magnanakaw na nakasama ni Kristo sa krus, ay hindi po kasama sa rapture. Sila po ang mga kaluluwang unang nabuhay na maguli kasama ni Kristo. Ayon sa Episo chapter 4 verse 9, ngayon, ito umakyat siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga bakong kalaliman ng lupa. So ang Panginoon ay bumaba sa pusod ng lupa. Ano po ang kanyang gagawin doon? Bakit siya bumaba doon sa pusod ng lupa? Ayon sa Matthew 12:40 ay ganito po ang kanyang pagkasabi. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasakyan ng isang balina ng 3 araw at 3 gabi, ay gayon din mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. So ang Panginoon pala, nang siya po ay namatay, siya ay bumaba pala doon sa pusod ng lupa. Ano po ang kanyang gagawin doon, mga kababayan? Ayon sa unang Pedro chapter 3 verse 19 ay ganito po ang kanyang pagkasabi. Na iyan din ang kanyang inayaon at nangaral sa mga espiritu na sa bilangguan, na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Nuwi, samantalang inihanda ang daon na sa loob nito'y kakaunti sa magatwid ay 8 kaluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. So ang Panginoon ay nangaral doon hindi para sila po ay maligtas, kundi ipinaalam ng Panginoon kung ano po ang naging kasalanan nila. Ayon dito sa Ephesians, para malaman natin kung ano po ang kanyang susunod na ginawa, ay ganito po ang pagkasabi. Ayon sa Episo chapter 4 verse 10, ang buba ay siya rin namang umakyat sa kaitasan ng doon sa kalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Sa sulat sa Episo chapter 4 verse 8, kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinalan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin naman umakyat sa kaitasan. So ang mga banal na binihag
na inagaw ni Satanas dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva ay inagaw ng Panginoon ang hiyapong namatay sa krus at isinama niya dinala sa paraiso sa langit. At ang mga kaluluwang ito ay nagpakita pa doon sa Jerusalem. At kung mababasa ito sa Mateo, chapter 27 verse 53 ay ganito po ang kanyang pagkasabi. At paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya ay mabuhay na mag-uli ay nagsipasok sila sa bayang banal at nagpakita sa marami. Kaya maliwanag na ang mga nabuhay kasama ni Kristo sa panahon ng kanyang pagkabuhay na mag-uli ay nagpakita pa sa Jerusalem. At nakita ito ng marami at nagpatutuo na sila po'y nabuhay na mag-uli. Kaya ang mararapture ay ang mga kaluluwang magsimula pagkatapos na iniutos ng Panginoon kung paano ang kaligtasan ng lahat na naniniwala sa Kanya. Kaya nagbigay siya ng utos kay Pedro na ang lahat ay mabautismuhan sa kanyang pangalan. At lahat na nangabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesus, iyon ang kanyang mga bride. So hindi lahat ng reliyon ay maliligtas o marapture. Maliban na lang yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Mateo chapter 7 verse 20 to 21 ay ganito po ang kanyang pagkasabi. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. So ang pinag-uusapan dito ay ang kalooban ng Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama na inuutos niya sa Panginoong Jesus? Di ba sinabi niya doon sa Juan chapter 3 verse 1 to 7 na ang tao ay kailangan may born again, na ang tao ay dapat mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus. So hindi lahat ng reliyon basta hindi dumaan sa tamang proseso ng bautismo ay wala pong kaligtasan. Ang pinag-uusapan dito ay ang kalooban ng Ama. So, kailangan ng kalooban ng Ama ang siyang masusunod. Sabi na susulat ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 4 hanggang 5, sabi niya rito, may isang katawan. So, there is only one body and one spirit even as you are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. So, hindi iba-iba. Hindi iba-ibang panampalataya. Dapat ang panampalataya ng mga apostol ang dapat nating sundan dahil yun ang ating kaligtasan. Hindi yung utos ng tao na sinasabi na kung ikaw lang ang naniniwala sa ating Panginoon ay maliligtas ka na. Mayroon pong gawa at mayroon pong panampalataya. Dapat magkasama yan ayon sa sabi ni Santiago, na kung meron kang panampalataya, dapat meron ka rin gawa. So, ang rapture na pinag-uusapan natin dito ay yung panahon na kung saan ay ang pagbalik ng ating Panginoon. At ang second coming, mga kababayan, ay tumutukoy ito sa pagkatapos ng Great Tribulation, na kung saan ay siya po'y babalik kasama ang mga Bride of Christ na nakasakay sa puting kabayo kasama ni Kristo. Kaya magkaiba po yung rapture at ang second coming. Dahil ang rapture ay hindi lalapag ang kanyang mga pasalupa. Ang second coming ay yung panahon na kung saan ay siya ibababa sa lupa upang hukman ang mga naiiwang mga taong makasalanan na hindi naniniwala sa kanya.
into the hands I commit my